one way na nade-deceive tayo, okay? Mm-hmm. Kaya what we want to do, as far as that's concerned, if you really want to lower yung blood cholesterol dahil na brainwash ka na pagkamataas ng cholesterol, pababae, kumain ka na ng kamote. Huwag ka kumain ng ibang drugs. Kamote lang, bababa na yung blood cholesterol mo. Kamote, wala ka ng protein, gano'n. Yun lang. Kumain ka ng protein at saka tapos kumain ka ng kapote. Kagaya sa umaga, kumain ka ng soft-boiled egg, that's good for you. Tapos kumain ka ng kamote, that's enough. At mapapababa na yung sinasabi nila. Mapapababa ng cholesterol, pero even if hindi bumaba, hindi masama sa yun. Wala tayong time ngayon, ano? Oo. Pero indented disease lang yan. Nag-umbisa lang yan 1954 when President Eisenhower had a heart attack while playing golf. Mm-hmm. Ang sabi na, dahil sa cholesterol to. Mm-hmm. Tinest nila yung cholesterol ni Eisenhower, normal naman lahat. Mm-hmm. In fact, right now, 73 to 75% of all people na nagkakaroon ng atake sa puso or stroke, normal ang cholesterol. Mm-hmm. It's something else. Cholesterol is not the problem. Ang problema is inflammation. Pamamaga ng mga ugat. Oo, dahil sa mga toxins, dahil sa mga lifestyle natin, yung stress, yung hindi natutulog ng 8 hours a day. Mm-mm. Yung mga taong ganun ang nagkakaroon ng nagde-develop ng mga cardiovascular diseases. Mm-mm. Hindi cholesterol. Mm-mm. Cholesterol is good for you. Mm-mm. Like I said, What does cholesterol do to the body, ba? Oh, cholesterol is present in all our cells. Mm-hmm. Pagka ang nasa isip kasi ng mga doktor, pagka in-examine mo yung plaque na tinatawag mm-hmm. o yung thrombus o yung mm-hmm. nagbablock ng artery, mm-hmm. maraming cholesterol yon. Mm-hmm. Ang ibig nila sabihin, kung maraming cholesterol to, ay ito ang cause ng blockage. Mm-hmm. No, the reason why there is cholesterol is trying to heal the injury. Mm-hmm. Para bang pagkaigo na sugatan tapos nagkaroon ka ng langib, ang biniblame mo yung langib, kaya may sugat ka dahil sa langib, no. Kaya may langib ka dahil ikaw yung hinihil mo yung iyong sugat. Huwag mong biblame yung langib dahil nasugatan ka. Ganun ang cholesterol. Cholesterol is there trying to heal the injury caused by inflammation.